alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Biba poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon. Purihin ang Panginoon. At papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Biba poong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At ang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpaging dapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, lumakad si Israel, dala ang kanyang ari-arian. Pagdating sa Beer-Serba, naghandog siya sa Diyos ng kanyang amang si Isaac. Pagsapit ng gabi, tinawag siya ng Diyos sa isang pangitain. Jacob, Jacob. Nakikinig po ako, tugon niya. Ako ang Diyos ng iyong ama, wika sa kanya. Huwag kang matakot na pumunta sa Ehipto. Doon ang lahi mo'y magiging isang malaking bansa. Sasamahan ko kayo roon at ibabalik na muli rito. Nasa piling mo si Jose pag ikaw ay namatay. Mula sa Beer-Seba, naglakbay si Jacob. Siya at ang kanyang mga apo at mga manugang ay isinakay sa kanyang mga anak sa mga karitong ipinadala ng Faraon. Dinala rin nila sa Ehipto ang mga hayop at ari-arian nila sa Kanaan. Kasama nga niya ang kanyang mga anak, mga manugang at mga apo.
At sa Huda ay sinugo ni Israel kay Jose upang siya ay salubungin. Dali-daling ipinihanda ni Jose ang sasakyan niya at sinalubong ang kanyang ama sa Gosen. Nang sila'y magkita agad, agad niyang niyakap ang kanyang ama at napaiyak siya sa tuwa. Sinabi naman ni Israel, "Ngayoy, handa na akong mamatay pagkat nakita na kitang buhay." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Iingatan ng Diyos iyong masunurin. Ang lupang minanay di na babawiin. Kahit na sumapit ang paghihikahos, di mararanasan nila ang magdahop. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang mabuti gawin masamay itakwil at mananahan kang lagi sa lupain. Pagkat yaong bayang wasto ang gawain, ay mahal ng puon, hindi itatakwil. Sila'y iingatan magpakailanman, ngunit ang masama ay ihihiwalay. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ililigtas ng Diyos ang mga matuwid. Iingatan sila pag naliligalig. Ililigtas sila kanyang tutulungan laban sa masama ipagsasanggalang sapagkat sa poon nangungubling tunay. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Ngayon, sinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Maging matalino kayo, gaya ng mga ahas, at matapat, gaya ng mga kalapati. Mag-ingat kayo, sapagkat may mga taong magkakanulos sa inyo sa mga hukuman, at hahagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin, ihaharap kayo sa mga gobernador at mga hari. At magpapatotoo kayo sa harapan nila at ng mga hentil. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito'y ipagkakaloob sa inyo.
sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay, gayon din ang gagawin ng Ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay. Kapopuotan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kapag inuusig nila kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Sinasabi ko sa inyo, hindi pa ninyo napupuntahan ang lahat ng bayan ng Israel, ay darating na ang Anak ng Tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Patingin natin ang mga katabi natin. Good morning. At mga kapatid, sabay-sabay nating papurihan, pasalamatan ang ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Alam niyo po, tinitingnan ko kayo, sabi ko mukhang ang maulan pa rin dahil parang hindi pa tayo ganoon karami at kapuno, no? Naiintindihan natin dahil sa sama ng panahon, kahapon pa, ipagdasal natin ang ating bansa. Kailangan natin ng tubig, pero sana diretso na doon sa dam. Huwag na sa mga kalsada at bahay natin. Ipagdasal natin ang ating bansa. Kailangan natin ngayon yan. Alam niyo mga kapatid, ang pagiging deboto, araw-araw isinasabuhay. Ang pagiging deboto, araw-araw na buhay. Pero bilang tanda ng mas pagpapatibay, pagpapalalim ng ating pagsamba at pagmamahal sa Poong Jesus Nazareno, huwag niyo pong kalilimutan. Sinimulan po natin yan ilang buwan na. Ang bawat Biyernes o tuwing Biyernes, ang mga misa natin dito sa Quiapo ay misa debusyon para sa Poong Nazareno. Kaya tuwing Biyernes ang liturhiya natin, puwera na lang kung merong mas mataas na pagdiriwang, ang liturhiya natin ay ang mas malalim, matibay na pagpaparangal, pasasalamat at pagmamahal natin sa Poong Nazareno. Minsan pa, mas malakas na palakpak ng pasasalamat, pagmamahal at papuri sa Poong Jesus Nazareno. No? Pero ang tanong, paano pa nga ba natin pinapakilala, pinapatunayan ang kapangyarihan ng debosyon natin sa Poong Nazareno? Paano mo kinukwento? Paano mo pinopromote, ika nga, ang debosyon mo sa Nazareno? O nahihiya kang malaman sa opisina ninyo? Nahihiya kang makita ng mga kamag-anak mo? Paano mo pinapakilala ang pagiging deboto ng Poong Nazareno? Sapat na bang sabihin na deboto ng Nazareno dahil naka-t-shirt ng Nazareno? Dahil may imahen ng Nazareno? Dahil miyembro ng Hijos de Nazareno? Dahil nagsisimba sa Quiapo? Sapat na ba? Alam niyo po mga kapatid, isa sa mga ibinabalik nating programa dito sa simbahan ng Quiapo sa tulong ng Formation Ministry ay ang pagbibigay natin ng katesismo, paghuhubog, at may kasamang ayuda sa mga kapatid nating vendors dito sa paligid ng Quiapo. Hindi lang tayo may
feeding program tuwing Webes ng umaga sa mga street dwellers o nakatira sa kalsada. Tuwing unang Martes naman, meron ng formation ang mga vendors na kapatid natin sa paligid. Minsan may magsasabi, bakit kailangan pa? Eh may trabaho na sila, Father. Pero mga kapatid, meron nga silang puhunan na trabaho, pero hindi araw-araw may kinikita. Lugi pa. Kaya pag pinakikinggan mo itong mga kapatid nating nagtitinda sa labas, lahat ng ikagiginhawa, lahat ng ikadadali at ikagaganda ng buhay mo, nasa tinitinda nila. Lahat sasabihin nila para bumili ka, papayat ka, kikinis ka, yayaman ka. Gagawin nila, maniwala ka lang. Siguro mga kapatid, kung babalikan natin yung binasa kong ebanghelyo natin ngayong Biyernes, magtataka kayo, magtatanong kayo, bakit parang iba ang tono ni Kristo? Bakit parang imbis na maengganyo tayo at maakit tayo na sumunod sa Kanya, tinatakot pa tayo? Kung kailan ang mga Israelita noong panahon niya naghaantay ng kalayaan sa paghihirap nila, sasabihin naman ni Kristo, kapag sumunod kayo sa akin, humanda kayo. Sasaktan nila kayo. Aawayin nila kayo. Pagtutulungan nila kayo. Pati mga kamag-anak mo, aawayin ka rin. Ikaw ba naman sabihan ng ganon? Para bang imbis na maengganyo kang sumunod, sumama, eh bakit yan ganyan? Nung kayo ba ay inimbitahan na sumama sa trabaho, sa organisasyon ninyo, sa samahan ninyo, sinabi nilang, halika sumama ka para maghirap ka. Sumali ka sa amin para mamorblema ka. Wala naman yatang ganun nag-iimbita. Lahat ng maganda sasabihin nila, maniwala ka lang, sumama ka lang. At mga kapatid, hanggang ngayon, nung sabihin ni Kristo sa kanilang humanda at humarap sa mga siguradong pagsubok at paghihirap kapag sumunod kayo sa Kanya, hanggang ngayon, makinig po kayo. Ito ang katotohanan, ito ang isang mukha kapag piniling mong maging deboto at alagad ng Poong Jesus Nazareno. Na may mga dapat tayong paghandaan. May dapat tayong haraping pagsubok at paghihirap na hindi dapat sumira at tumapos ng pagmamahal ng paniniwala mo sa Poong Nazareno. Kundi dapat magpalalim, magpatibay pa. Ha? Alam niyo naman po yan eh. Isa kang deboto. Pero kung titignan mo ang nangyayari sa buhay mo ngayon, Father, sa totoo lang minsan, tumatagilid na rin eh. Bakit ba naman kung kailang mas nagiging deboto na ako, saka naman dumarating lahat ng hirap, ng problema, saka nagiging buwisit yung mga tao sa paligid ko, saka ako nagkakasakit, nawala ng trabaho, saka ako inaaway. Katotohanan, deboto, pero problemado. Deboto, pero naghihirap, nasasaktan. Dahil huwag nating kalilimutan, ang pangako naman ni Kristo, kapag dumating at nangyari, ang mga paghihirap at pagsubok na yan, makinig, huwag nating kalimutan, sabi ni Kristo, kasama ninyo ako. Tutulungan, ililigtas ko kayo. Katulad ng ginawa ng Ama sa kanyang anak, kung paano siya tinuruan, tinulungan ng Ama
sa lahat ng mga naging paghihirap ni Kristo, ano ang sabi niya? Kasama ko ang Ama. Ililigtas ako ng Ama. At huwag kang mag-alala. Laging may Diyos na magbababa ng hatol, ng parusa sa gumagawa sa iyo ng masama at nabubuhay sa mundo ng masama. Kung babalikan mo yung unang pagbasa natin ngayon, madrama kung kayo po ay araw-araw sinusubaybayan ninyo yung kwento ng magkakapatid na anak ni Israel o ni Jacob. Di ba nag-away-away, ibinenta si Jose hanggang nagkaroon ng taggutom sa Ehipto? Nagpunta sila kay Jose. Hindi nila kagad nakilala hanggang nagkasundo silang magkakapatid. At eto na yung wakas ng kwento. Ang madrama at mahirap na buhay na pinagdaanan ni Israel at ng kanyang mga anak. Sa huli, nagkasama-sama at nagkasundo sila. Kaya nga, ano ang sabi ni Israel? Panginoon, pwede na akong mamatay. Huwag mong susukuan ang anumang pagsubok na pinagdadaanan ng pamilya. Huwag niyong susukuan ng isa't isa. Lagi tayong tumawag, lumapit sa Diyos dahil kayang-kaya niya pa rin ayusin, buuin ang anumang pagsasama at relasyon na sinisira ng kasamaan. Lalo kayong magdasal bilang isang pamilya. More prayer, more power. No prayer, no power. Kaya huwag mong ubusin, huwag mong tapusin ang kwento ng buhay at paglilingkod mo sa mukha lang ng mga pagsubok at paghihirap. Araw-araw, mas tignan at paniwalaan natin ang kabutihan, ang kapangyarihan ng Poong Jesus Nazareno na sinusundan natin. Sa pagpapatuloy ng misa natin, mga kapatid, iiwan ko po sa inyo ang mga natutunan ko mula sa mga kapatid nating binibigyan natin ng tulong. Yung mga nasunugan, binagyo, ang mga nasa kulungan, at ang mga nagugutom sa lansangan. Sa yaman at kaginhawaan sa mundo, kulang sila. Pero sa kabutihan at kaligtasan ni Kristo, puno naman sila. Sa hirap at ginhawa, sa dusa at saya, sa kahinaan at kalusugan, sa buhay o kamatayan, huwag mong ipagpapalit, huwag mong tatapusin ang pagmamahal mo sa Poong Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, may tiwala sa paggabay at proteksyon ng Diyos. Halina at lumapit tayo sa Kanya na siyang laging handa sa pagkalingang hindi magmamaliw. Ang ating pong itutugon, Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga pinuno ng simbahan, naway maging matatag at walang takot na ipahayag ang mensahe ng Diyos sa gitna ng mga pagbatikos. Manalangin tayo. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga bansa at ang sangkatauhan naway mapalaya sa makasalanang sistema ng opresyon at terorismo.
Manalangin tayo. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Yaong mga nakararanas ng pagsubok sa kanilang buhay may asawa, naway makatanggap ng biyaya na magsumikap na mapanatili ang kanilang mga pangako, manalangin tayo. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Yaong mga pinahihirapan ng takot at ligalig, naway makatagpo ng kaligtasan sa akin komunidad, manalangin tayo. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Yaong mga namayapa, naway umani ng pabuya sa kanilang mabuting mga gawain sa walang hanggang kaharian ng Diyos, manalangin tayo. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan at ang mga taong humihingi ng ating dasal. Ipanalangin natin ang mga kababayan nating biktima ng iba't ibang kalamidad sa ating bansa, lalo na ang mga nawala ng hanap buhay at mahal sa buhay. Ipagdasal natin ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa kanila, ang mga katutubo at bilanggo, ang mga walang maayos na tirahan at makain araw-araw, at ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa malalayong lugar sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang pinagmumulan ng buhay. Lupigin mo ang kadiliman ng kasamaan sa aming mga puso at punuin mo kami ng liwanag ng iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Kami sa harap mo, alak at tinapay-alay namin sa'yo mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo upang maging dugo at katawan. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahaing ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan, sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi
sa iyong kadakilaan. Banal ka po may kapal, banal ang iyong pamala, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamat ang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tahimik nating ipagdasal ang mga kaluluwa ng mga yumaon nating mahal sa buhay. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Camillus de Lelis, San Juan Bautista,
Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak ng ating makapangyarihang Ama sa langit, buong tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkatuloban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Araw-araw, maniwala at magtiwala na may darating pa ring biyaya at mangyayaring himala. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Poong Hesus Nazareno. Siya ang tunay na magpapagaling sa iyo. Ang tunay na magliligtas sa iyo. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Kasalanan ko, ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay, puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap sa ika'y kasama ko, ang samo ko't dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Nazareno, kalugdan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kaming umaasa. Bayan ako, iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan. Huwag po ninyo kaming pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa, ika'y kasama ko. Ang samo ko at dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno.
Mahal na Poong Jesus, Nazareno. Mga paalaala sa mga nagsisimba, pinaaalalahanan pa rin po ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Una, mag-iingat po kayo at masama pa rin ang panahon. Mag-ingat kayo sa inyong pag-uwi at pagpasok sa trabaho. Pangalawa, ang Quiapo Church, ang simbahan ng Nazareno, ay walang sawang nagpapasalamat, hindi lang sa pagsisimba ninyo, kundi sa pagbibigay pa rin ninyo ng tulong donasyon para sa mga gawain at programa natin. Kagaya po ng mga tulong na pinansyal, ibigay pa rin po o maibibigay natin yan sa finance office ng ating parokya. Sa mga in-kind donation, bigas, dilata noodles, kape, sabon at tubig na malinis doon po sa ating Benedict Building sa social service. Napakalaking tulong po niyan, lalo na pag may mga ganito tayong kalamidad, pag may sunog. Hindi lang po dito sa Maynila tayo tumutulong, pati po sa mga iba't ibang probinsya, simbahan, institusyon. Kasama namin kayo doon. Tumulong kayo doon. Salamat sa kabila ng inyong mga sariling pangangailangan, pinipili nyo pa rin gumawa ng kabutihan. Ang Diyos na po ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan.
San Nuestro Padre Jesús Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno.